Good morning! Good morning ho sa inyo lahat. Wednesday, July 19. Kumusta ho mga suki ho natin? Lalo-lalo na yung mga nanonood sa telebisyon. Kami ho'y napapanood lamang eksklusibo sa IBC TV 13. Ganun din po sa CLTV 36. And sa digital platform, ayan po, makikita nyo. Bitag Official, yan po ang aming YouTube TV. And ganun din po, live stream sa Bitag Live. Or you can watch us sa bitagmedia.com sa aming website. Ngayong umaga mga boss, kayo ba ready na? O, mamaya ng konti, yun hong public service ho namin. Dalawa, yun hong investigative pero public service, tinawag po akong stupido. At puntahan ko raw yan ang yung nagrareklamo. Simple lang po ang reklamo na to. And at the same time, papakita po natin, ito po yung mga katotohanan sa mga lansangan pag sa gabi, kayo mga nakakabulahaw or nambubulahaw paggabi, patulugin yung mga kapitbahay nyo. Hindi sa inyo yung kanto, kahit salub kayo ng bahay ninyo, kapag medyo, respetuhin nyo na ho, pag medyo this oras na ng gabi. Yun po, sa ating Pinoy Cups, sa Dial 122, ganun din po. So, dalawa ho yan, documentary, yung ating Pinoy Cups, and then at the same time, yun ho ang ating investigative public service. So, kayo ba ready na mga boss? Dadaretso na ho ako rito, ano? Well, matagal na pong isyong pinagduduldulan po ng International Criminal Court o ICC. Etong walang katapusan na human rights issue, extrajudicial killings sa drug war ni dating President Rodrigo Duterte. Ito ngayon ang mainit na balita sa Pinas mga boss. Ang International Criminal Court determinado, decidido, pursigido. Ginagawa ng ICC ang lahat na anumang kaparaanan na mahatulan ng kasong kriminal. Yung dating Presidenteng Rodrigo Duterte natin, ngayon at the same time, masentensyahan ho ng kanilang hukuman na bitay para sa kanya. Dito ho, sa dating Pangulo po natin, eto ang kanilang inaasam-asam, kumbaga tulo ang kanilang laway, kailan kaya? Dito po, gigil na gigil po yung International Criminal Court. Sa balita ngayon, mga boss, binasura ng International Criminal Court ang apila ng Pilipinas sa administrasyon ni President Bongbong Marcos na patigilin ang investigasyon ng ICC. Patigilin po yan ayon kay BBM. Nitong nakarang Marso, taong kasalukuyan, gumagana naman ang sistema ng ating hudikatura at justisya at sistema ng katarungan sa Pilipinas. Ito yung pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa International Criminal Court na maituturing pakikiusap sa bansa o tuhi na pwede silang sabihin na natin sa bansa nila na bilang apila. Ang sagot naman ng International Criminal Court, tuloy ang kanilang investigasyon sa Pinas. Nagbutuhan pa po sila. 3-2 decision. Ibig sabihin, dikit. Hindi naman unanimous. At least, kahit na papano, may mga balanse pa rin utak at ipis, wala, ipis na wala po silang COVID siguro sa kanilang utak. Sa simpleng, ito ho, simple lang ho, ang gustong sabihin ho ng ICC sa bansang Pinas, ito po ang mensahe nila. Walang kwenta ang judicial system ng ating bansa. Kumbaga, mas magaling sila. At ang tamang panukat, ang gustong sabihin ng ICC, kung pag-uusapan ay justisya, pinagduduldula na noon pa man sila. Ngayon mga boss, parang gustong sabihin itong sa ICC, tingnan nyo naman maigil, hindi gumagana ang justisya ng katarungan natin dito po sa bansang Pinas or justice system. Yan ang kabuuan ng kanilang mensahe at ngayon, mainit na balita sa atin mga bossing. Kung inyong analisahin ang tema ng kanilang kasagutan, decente naman pero bastos. If you try to read between lines,
titingnan niyo po, ano? Simple. Yun po. Hindi sila naniniwala sa integridad ng ating sistemang hudikatura. Hindi po sila naniniwala. Ang tanong, eto na, ano? Paano niyo may sasagawang inyong investigasyon kung hindi kayo welcome sa bansang Pinas? Think. Nagpahayag na ho ang Department of Justice, hindi kayo welcome sa bansang Pinas, ICC. So, paano kayo ngayon makapagsasagawa ng inyong investigasyon? Alam niyo naman, paano kayo papasok sa bansang Pinas na hindi naman kayo welcome? Paano kayo makakapasok sa bansang Pinas na siyempre, dadaan kayo at sinasabing immigration. Tandaan, may sistema ang pagpasok ng bansa. Tandaan, ang investigasyon ay base sa mga ebidensyang inyong makakalap. Sabi pa nga nitong dating Pangulo po natin, si President PSA, President Duterte, noon pa man, pwede kayong pumunta ng Pinas pero observer status lamang. Hindi pwede mga investigators ninyo ang mag-iimbestiga sa bansa natin. Pero ang gusto ng ICC, ang gusto po nila, abay, mag-iimbestiga kami. Manday. Kayo, mga Pilipino, mga assistant lang namin kayo. Ha? Ganon? Ah. Ang isang observer, kung ikay observer lamang, papapasukin, abay, mag-o-observe ka lang. Yan po ang dapat ni status ninyo pag pumunta kayo ng Pilipinas. Kaya hindi kayo pwedeng mag-imbestiga. Observe lang kayo. Siyempre, magkaiba yung observer to investigation, mag-investigator. Yung observer, titingin ka lang. Yung nag-iimbestiga, siya ay magkakalap. Base sa observation lang, paano ka ngayon gagawa ng iyong sinasabing gustong lutuin, lutong Macau na hindi naman kayo pwede mag-imbestiga, kakalap kayo ng ebidensya sa pamamagitan ng witness. Siyempre, matagal mag-anta ito. Paano sa susunod na investigasyon? Sabi nga noon ni President Duterte, mag-antay kayo sa susunod na investigasyon. Eh kung buhay pa si, sabi nga ni President Digong noon, 2028 siguro pagkatapos na yan. Kaya ito mga boss, ano, gusto kong sabihin po sa inyo, ang pag-iimbestiga hindi madali. Hindi madali ang pag-iimbestiga. Hindi madali. Alam niyo bakit hindi madali? Pupunta ka sa bansa na iyong iimbestigahan. Dadaan ka sa proseso. Dadaan ka sa immigration. Sasabihin mo kung anong iyong pakay kung bakit ka bibisita ng bansa. Hindi ka naman turista. Hihingi ka ng pahintulot sa pamahalaang Pilipinas sa imbansang iyong pinapasok para mag-imbestiga. Eh, hindi po pwede yun. To observe, yes. Makikipag-coordinate ka sa mga kinaukulan, sa mga alagad ng batas, para malaya ka makapaglibot, maisagawa ang iyong imbestigasyon. Bibisita ka sa mga umano'y pinangyarihan ng krimen, sa drug war, kakalap ka ng mga ebidensya, kukuha ka ng mga biktima, testigo, magsasagawa ng habang sinasagawa ang imbestigasyon. Eh, hindi ka naman investigador. Ikay observer lamang. Sa bansang iyong bibisitahin. Kaya hindi nyo pwedeng lutuing Macau. O paano kayo hahatol sa taong gusto nyong hatulan? Pinagduduldulan ninyo. Gusto nyong bitayan si President Digong. Ngayon, ang tawag dito, kung paya pupunta rito, hindi nga kayo pwedeng magkaroon ng parallel investigation. Mag-imbestiga tayo. Kasi paano pag hindi nakasundo? Isa lang ang lead investigator dito. Ang bansa Pilipinas, dahil sa bansa nila, mag-observe kayo. Kung may nakita kayo mali, sabihin nyo. Patunayan nyo may mali. Siyempre, kayo titingin. Ganon dapat. O ngayon. Ngayon, siyempre, titibay ng investigasyon base sa mga nakakaalap mo ng ebidensya, sa mga biktima, sa mga testigo ngayong investigahan, sa kanilang mga salaysay. Ganon po ang pag-iimbestiga. Ginagawa po ng bitag yan, hindi po madali. Pupunta ka sa mga lugar. Mario Joseph na yan. Hindi po nagagawa yung investigasyon sa pamamagitan na sa harap ng kamera. Layas, punta ka sa lugar, tingnan mo. Ganun din, kakalap ka ng mga ebidensya. O paano ka ngayon sa sentensya, sa gusto mong sentensya, bitayin mo si PRRD, hindi po pwede. Kaya ngayon pa lang, mga boss, hindi ka dali. Gabi pa rin sa ICC. Madilim pa rin.
Hindi ba pumuputok yung araw? Malayo pa ang umaga. Habang sa Pilipinas, matingkad ang sikat ng araw. Nakangiti ang mga Pinoy. Pag kayo bumisita, ngangasim ang mga mukha nila. Pero wala sa amin dito mga nget pa. Kayo dyan sa ICC. Sa mga hugis, kanto, at saka sabihin natin, yung mga tabas na mga mukha ninyo, abay, alam na agad, ICC. Gets nyo mga boss? Hindi ho ba? Hindi ganun kadali. Kaya sa masusunod, ganun akong sasabihin ho natin. Ito ho yung mga balita na ito, palawakin na ninyo at the end of the day. Sige, kung gusto yung magbutuhan kayo, pupunta kayo ng bansang Pilipinas, gagawa kayo ng investigasyon, pero hindi ho magugusto ng iba dyan. Bakit? Eh, may papalag. Pumapalag po yung bansang Pilipinas natin, binabastos po tayo. Mga boss, didiretso na po ako sa inyo. Ano? Tulad po rito, dalawang segment po tayo. No? Estupido yung tulfong mo, mungyan, yung taohan ko. Papuntahin mo sa akin yung mga nagre-reklamo. Ah, ganun. Nang pinuntahan, nagkulong sa loob ng gate nila. Kaya kayo huwag kayo magmamayabang. Kami public service lang. Ito, maiksilan po ito, no? Panoorin. Teka muna. Pero ayoko yung ginagawa ni Mr. Tupor. Stupid na yan. Ano yan? Ano ito? Kumuha po kami ng motor sa Wheel Trade. Noong 2014, natapos po namin bayaran ng 2017. At hanggang ngayon po, naluma na, nabulok na lang po yung motor namin. Hindi pa po siya nakabigay ng UR at saka CR. Pag ipaluha po namin, puro lang po paasa. Hindi namin maparehistro kasi ngayon po, inahanapan na po ng UR-CR yung motor namin. Wheel Trade, ibigay nyo na sa amin yung ORCR namin. Matagal na naming bayad yung motor. Kailan nyo po ibibigay? Puro lang po kayo pangako sa amin. Kasi balita namin, marami na rin dito naghahabol ng ganyang CR eh. No comment po kayo, ma'am. Di ba? Marami na naghahabol eh. Kaya na po. Kasi sa ganung marami na naghahabol, ibig sabihin, hindi talaga nila mai-provide yung CR. Hindi po. Kasi po, usually po, nagiging problema po namin, checking ng mga resibo po nila. Checking? Oo. Kasi po, di ba, usually nangyayari kasi dyan. At kina-check dito, tapos sa dagupan, ngayon, ang tagupan po, yun po mag-release pa rin sa papel nila. Pero 2 years? Two years na pag-check ng resibo? Okay. Kasi totoo, sa 2 taon, hindi mo ma-provide yung ano eh, yung CR. Nasaan? Ang model lang naman isa ko eh. Oo, isa lang? Isa lang. Oo, papasakot lang pa sila. Kasi kaya niyang utuin. For 2 years, inuuto niya. Kaya nila. Eh kami, mahirap utuin ang bitag. Sabi, hindi daw nila ako nakakausap. May number ako dyan sa ATA. Kaya po hindi niyo ako nakakausap kasi ibang taong pinapaharap niyo sa akin. Hindi naman sila nakikipag-usap at pinunta kami dito. Sino lang ako yung dati? Yung sinuturo sa amin si Michael at saka si John Ray. Kailan ko ulit yung magalita? Noong March 26. Ito nga rin po, kinuha po yan sa akin. May nakatap po yan, pero ito po sila. Ito daw lang po yung po yan sa punta akin. Kasi ito sa ito yung genre lang, pero hindi pa ito nalimit eh. Oo, hindi pa, kasi yun lang. Kasi dapat nasigasa lang kayo kung lamit ko kayo. Ang sabi po, nakikiusap 1 week or 2 weeks po, tapos babalikan ko daw po dito. Sabi ko, hindi po siguro maganda kasi wala akong service. Walang maghahatid sa akin, walang mag-ano, at hindi naman magandang babalik pa ako ito para magkuha niyan. Eh kasi daw ganito daw po ang nangyayari, ganyan-ganyan. Eh hindi ko na po kasalanan. Napaka-long terms na po, 2 years na po yan. Dapat within 3 years lang dapat na ibigay niya sa amin yung mga papers na yan. Dahil sa pakikiusap, yun po ang nangyayari. Boss,
Pakisabi mo, mayroong ano. Kakausapin ni Mr. Sol. Your name is your name, so I will trade. Hindi si Mr. Sol po kami. Boss, deadlock tayo pag hindi sila humarap. Walang bas, sabi mo boss, walang bas po tayo. Nandito kami, hindi kayo pumapasok, kausapin kami rito kamo, ha? Walang subukan kamo, ha? Nandito po kami kasi sa Will Trade, yung kababawi ng ORCR. Yung taga-Will Trade po, tatawagin lang nila kasi yung complainant, hindi kami pinapapasok. Then ngayon, sinasabihan nila, pagbigyan pa sila ng 2 weeks dahil for many reasons. Sabi namin, pitayo po nilang humarap dito. Ipaliwanag nila, ano bang problema? Nagkukulong sila dun sa opisina nila. Ito yung presidente na si Henry Sola. Kanina nandito sa labas, nagtulong rin po dun sa opisina. Hindi, sinabihan namin yung security kasi dito na palabasin po yung mag-e-explain para po at least meron hong mag-aano. Boss, sino po sila, sir? Jeff po, Jeff. Kayo po ang supervisor dito. Ano po ba yung kailangan? Sir, bali ganito. Uh-huh. May complainant kami, sir. Bayos na sila. ECR ng motor nila. Hindi pa rin humabuha. Ayun mo. Then, ako ng OR, meron po ako. CR po ako, wala. CR. Yan po, OR, CR. Wala po siya talaga. Dalawa. Pagkasama po kayong dalawa? Magpinsan po ang nagbuha. Magkaibang motor. Okay. Eh, yung mga resibo niyo po, ma'am, yung kapit? Yung kapit po nandong original. May pumupunta sa kanila. May pumupunta. Kasi nung nagsara yung mga branches namin, kasi nga nag-focus kami sa bus, in-inform po lahat ng kliyente. Bigyan nyo ako na at least 1 week siguro. Well, sir, si Mr. Kulpo na, may gusto kang makausap. Bakit? With regards lang dito, para mag-explain mo lang bakit. Sir, nandito po yung dalawa pong complainant natin, yung for more than 2 years po, yung CR nila, hindi pa rin nila makuha despite fully paid na sila. Kasi kapag gano'n, ayaw ko din po, okay. Kakausapin. Hindi, ito, kakausapin. Teka muna. Ano? Makinig siya. Ang dami mo nang sinasabi sa amin. Hindi, ito, makinig ka kay sir. Ganito. Yes, sir. Get the f*** out of there and just let the son of a f*** listen to what I'm saying. Pull out and have another day. Tell them to be ready. Ganun lang kasimple. Pag ako pumunta riyan, pag ako napilitan pumunta riyan, pag isip-isipin mo muna yung hinihingan, huwag mong pag-aksi ng panahon. Get the name of that, you know. Go to the city hall. And then when you get to the city hall, contact me. Check their business permit. Are they still listening? Wala na, sir. Ano, nag-walk out po, sir. Annual na yan. Nagbayad siya na February 11, full payment. Mm-hmm. Sir, so bali ang 2011 pa po siya nag-start? Yes, sir. Tapos pa may business permit siya for the year 2019? Meron po siyang business permit. Mm-hmm. So, yun, pinacheck niya lang po kasi ngayon na kung meron pong business permit. Meron po, sir. Para at least po step by step kasi titignan sa kanya kung he's doing good business in the city. Bitag po, lalumapit po kami sa Bitag, saka po ito binigay sa amin yung aming CR at saka OR. Hindi siniseryoso ng hashtag ipapitag mo ang managtatapang-tapangan at naghahamon. Layunin ang hashtag ipapitag mo na maibigay ang kahilingan ng mga nagre-reklamo tulad ng mga simpleng ORCR ng motor na matagal nang bayad.
marami lang sumubok sa bitag. Physical na hamon, hamon sa pamamagitan ng salita. Ang mahalaga, maibigay sa mga inape ang kanilang kahilingan ng ORCR. Nakuha ng bitag ang ORCR ng mga nagre-reklamo. Yung inare-reklamo, umaasta pa rin ang parang siga dahil nasa sasakyan na ang team ng bitag pauwi na. Alam niyang hindi na siya pag-aksaya ng panahon. Mahalin tulad sa isang aso, hinahabol ang tumatakbong sasakyan. Kahol ng kahol. Gusto'y kagatin ang gulong. Nakakita na ho ba kayo ng aso hinahabol yung sasakyan? Tapos gustong kagatin yung gulong? Yun po, sa wheel trade. Ngayon, simple lang po. Marami pong ganyang comedy. Kaya ako natatawa. I love this job. As a matter of fact, I keep doing what I'm doing because I like what I'm doing. Not because nambubuisit tayo. The result is tumulong lang po. Ngayon, kayo po ba ay mahilig na kumanta ng sa video? Okay, na gusto mo parinigin yung mga boses palaka sa inyong kapitbahay? Kung minsan mga boses ninyo parang blah. May iba, uik, uik, uik. Ganun mga boses, biik. Ang papangit ng kanta. Sa loob na lang kayo ng iyong banyo, magsarado kayo. Total, enjoy naman ka sa pangit ng mga boses ninyo. Boses palaka, boses katay na baboy. Uwik, uwik! Parang ginigilitan ng leeg. O di naman kaya, brr, ay, sus, Mario Joseph, mabuti na lang kamo. Wala dyan ganyan sa subdivision na yun. Akong unang kakatok. Palalabasin ko kayo. Lalagyan ko kayo ng busal sa bibig ninyo. So far, wala po kaming ganyan. E, paano lang po kayo doon sa inyong kapitbahay na gustong parinigan ka ng mga pangit na boses? Yung boses na dapat, sus Mario Joseph, nakakabulahaw, baka gabi ng lagim. Yan po ang public disturbance na nambubulahaw kayo sa inyong mga kapitbahay. Alam niyo maganda ho na itong mga bagay na pinag-uusapan po natin para maintindihan niyo, ano? Na dokumento po namin. Patuloy po namin din o dokumento sa pamamagitan naman ng 122. Ito po yung hotline po ng QCPD, Quezon City Police Department. 3 minutes lang nagagawa po nila. Ang bilis. Dadaan po muna yan sa Quezon City. Sa Quezon City, anuhin yung 122. Tapos ibabato po doon sa command center. And then from there, yun ho mga police natin, naka-body cam, nakikita po nila. Yung suot po nilang camera na yun. Kaya ngayon, pag kayo ho'y nakakakita ng police at tagas kinakatok kayo, nakabantay lang po kami dyan po sa kanilang center. Kapag nakita ninyo, binabalahuran ninyo mga pulis natin, markado kayo sa amin. Taganyo. Hindi kami mga pulis, pero magmumukha kayo para mga kengkoy. Weak! Weak! Mga boses na ganyan. Sus, Mario Joseph kayo. Maayos nga kayo. Mag-practice na lang kayo ng boses ng ewan. Ah, ngayon, kung gusto niyong kumanta, okay lang. Tago na lang. Itago niyo mga boses niyo. May tinatago naman siguro kayo, no? Ibang programa po kami pang television. Pero ito, sasabihin po namin sa inyo. No? The last time that we visited and have a meeting with the PNP chief, si General Acorda, napag-usapan ho natin dito namin na ito ho yung 3 minutes response. Tatawag ka, re-responde yung mga pulis natin sa 3 minuto. Can you believe that? Well, ginagawa po yun sa Quezon City. Ang technique po yan, pag may tumawag po, reporting party, tatawag po sa Quezon City, 122. And then, kukunin po doon sa 122, ibabato agad, right away. Nandun sa sinasabing command center ng QCPD. Sa QCPD naman, kalat na po by district. Yun po mga areas ng motorcycle cup na may mga camera. So, ang technique, habang nagbabato, habang may nagsusumbong, napapakinggan po ng command center and at the same time command center, pag nagsalita na sa command center, doon muna sa QCPD, nakadistribute na po yan. Nakikinig po ang pinakamalapit na mga doon yung mga sinasabi ho natin, standby na mga responde. Nakamotorsiklo po sila. Kaya, may mga presinto pa rin, pero sa labas na dapat. Ito yung sinasabi natin ng police, madaling lapitan, madaling responde, madaling dumating. Halimbawa ho ito, nambubulahaw, babastos na mga tao na ito. Sus, Mario Joseph naman kayo. Walang konsiderasyon. Dapat nga, pagdating ng alas 6, tigil na.
Dapat nga ang barangay right away, bibigyan agad ng ticket yan, tapos magbabayarin mo yung mga yan. Ganun po sa barangay. Pero kung minsan, panoorin nyo to. Alam niyo ba magic word? Nanunood si Bitag. Kaya nag-alisan, nag-walisan agad eh. Panoorin. Aktual na mga pangyayari. Aktual na mga responding na idokumento ng Bitag Multimedia Network Documentary Team. Ang dokumentaryong ito ay sa pagkikipagtulungan ng Quezon City Police District Integrated Command and Control Center gamit ang kanilang mga body camera. Espesyal na pasasalamat kay QCPD District Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na isa katuparan ng palabas na ito. Nag-text po yung ano, yung sa may South Triangle, kailangan na daw po ng police at hindi kaya na ng barangay. Okay, send unit at scout Tuason. Scout Tuason na Bayoran na Rhea Nuisance Villoque. Mesa Kape 10, send unit at scout Bayoran, Tuason. Anuweba ng Hunyo, alas 11:46 ng gabi. Isang public disturbance call ang natanggap ng Quezon City Hotline 122. Agad ibinato ng Quezon City Police Communication and Command Center. Hindi na raw kaya patigilan ng barangay ang mga nagiiinuman at nagiingay sa kalsada. Agad nagpadala ng responde ang Command Center ng QCPD. Nauna na silang pinuntahan ng barangay para sabihin nakakadistorbo na sila at gabi na. Subalit hindi natinag ang mga nagiinuman. Hindi namin alam sa ano, second ship. Second ship Nakipag-coordinate ba sa barangay kanina, mami? Nanggalag miss kayo? Mga anak ko po, nakipag-ano yan. Ay, kaso mami, lagpas kasi kayo sa oras, mami, alas 12 na, ano? Maya-maya pa, dumating na ang mga responding police. Tempor, sir. Dito na po kami, sir. Tol, anong meron dito? Ha? Pwede ng anak ko, baka makituyo lang kami, baka pwede pa yun ako, dami yung tao. Paano na lang din sana magpahinaan din ako? Hindi, pahinaan na lang. Pag hindi tinatawag na kayo, ha? Pag-insya na rin kayo, ha? Alam naman namin, Bernice, kaso may mga tawag kasi kayo, ha? Sige pa. Pahinado, may tawag sa barangay. Oo, pahina na lang kami, ha? Pahinado. Alam nga lang sa mga kapatahan na rin. Oo, kasi tinatawag na kayo. Ilang beses na tinawag, eh. Pahinado na. Oo, pipicture na lang kami, mami, ha? Okay lang po. Oh, mas okay kaya katay nyo na kaya yan. Oh, parinaan nyo na lang yung ingin. Alam mo sir, sa totoo lang, hindi ko sa pag-aani. Nire-reklamo kami, pero yung kapitbahay namin, minsan, pag sila, naabot ng madaling araw. Walang hirap dito eh. Pag kami inaano nila. Pero pag sila... Hindi mo, pinatatambay ang patuloy eh. Walang hirap dito sa aming lugar eh. Pag kami, napapansin. Pero pag sila... Ano kaya ang gawin ko? Pag sila naman oh, magreklamo rin ako, tatawag din ako. Dami na wisi. Oo, pinababantayan na nga kayo. Tatawag din ako. Barbesi na, magligpit na sila dahan-dahan. Ating gabi na. Sabi mo dito, sir. Sir, kita-kita namin dito, binibidyo pa ng bintan. Hindi pa nagliligpit. Binibidyo yan, sir. Nakarecord siya. Ipinalam ng mga pulis na may suot silang body camera. Nakasalukuyang nagre-record at nakikita sila ng bitag.
Tsaka pa lang sila nagsipagtayuan at nagligpit para umalis sa kalsada. Kasi yan, ako na lang ako. Tama ba ito? Ang public disturbance kasi is a wide-ranging description ng kung ano-ano. Rambol sa kalsada, inuman ng maingay, mga diskusyonan ng mga nagdedebate sa kalsada ng mga maingay na nakaka-disturbo na sa mga kapitbahay. Generally, ang tawag namin dyan, Alarm 1010. Yung nangyari dyan sa scout area, ang tawag namin dyan, along-along, drinking along-along. Marami yan sa mga madaling araw. So, pag hindi kaya ng barangay, nirespondihan ng pulis. Kung nakita naman natin na pwede namang sawayin na lang at patulugin na lang yung mga tao, ginagawa natin. Pero pag matigas talagang ulo, pwede nating hulihin yan. At may mga ordinansa naman tayo laban sa kanila dyan. 2,000 rin ang piyansa niyan pag sila ay na-inquest natin based sa mga ordinansa na applicable. Aktual na mga pangyayari. Aktual na mga responding na idokumento ng Bitag Multimedia Network Documentary Team. Ang dokumentaryong ito ay sa pakikipagtulungan ng Quezon City Police District Integrated Command and Control Center gamit ang kanilang mga body camera. Espesyal na pasasalamat kay QCPD District Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na isa katuparan ng palabas na ito. Nakita po ito ng PNP chief yung mga ginawa po namin na nagustuhan na sabi, yan ang gusto natin gawin sa lahat ng NCRPO. Kaya pinagpaplanuhan na nationwide dapat, parang 911. Pero ang 911 kasi pag tinawagan sa Pilipinas, maka-order ka na dito sa Pilipinas, ha? May 911 na, order ka ng 2 pizza, 30 minutes, isang oras darating. Hindi sumasagot pag tinawagan nyo. Binubuko na namin kayo. O ito ngayon, ano? Dahil nandito na ang bitag, kaya ako nagsasalamin lagi para hindi nyo makita mata ko kung natutulog ako o nakatilat sa inyo. O, hindi po ako, wala pong deprensyang mata ko. Ayaw ko lang po ng liwanag, nahihirapan po ako. Ayun, 1, 2, 3, 4, 5, ang dami. Sino bang may pakanan? Raul, bawas-bawasan mo to, ah. Anyway, ito po ang aking sasabihin. Kayong mga konsehal sa Quezon City, kinig kayo, ah? Nakita ko yung tilon doon na parang Mara Suntay. Oy, Konsehal Suntay, makinig ka. Dahil nakita kong tolda mo, pera ng taong bayan ginagamit ng mga lasenggo sa kalye. Tiklupin mo yan. Yan ay parang kung may patay. Wala namang patay ng bubulahaw eh. Kaya ikaw, una ka ngayon tatamaan. Mara Suntay, kinig ka, Konsehal. Malapit ka lang dito sa Tibog. Malapit lang dito yan. Sa susunod, magbigay kayo ng mga tilon. Hindi para sa mga lasenggo, para sa nagbe-birthday. Kung may kabaong dyan sa gilid ninyo, po pwede, pero huwag kayong bubulahaw. Ayan, oh, Konsehal Mara Suntay. Anong ibig sabihin yan? Ginagamit mo yung pondo ng taong bayan para itong mga walang magawa gabi na. Alahating gabi na. So, yung birthday, yung baby. Ang nagse-celebrate yung mga gurang. Eh kung ang petsa niyan, alas 12:30, hindi na araw ng birthday ng baby. Tapos yung ginang nagre-record, nakikita, para kayong mga kambing eh. Week, week, week. Ganun, lahat ng mga animal, sinasabi ko. Mahihiya kayo ngayon kasi nakikita namin ang magalaw ninyo. Kung hindi pa sinabi, nakatingin ang bitag dito. Ay, isa-isa ligpitan na ang kakapal na mukha nyo. Ngayon,
may karapatan akong punahin kayo. O mga konsihal, pakiusap lang ha. Sa susunod, pakisabi doon sa mga constituent niyo, binigyan namin kayo. O barangay! O barangay dito sa barangay na to. Kung sino man yan sa barangay nakakasapit ko, Eksuntay, yan sa lugar na yan ha. Malapit lang kayo, bisitahin namin, kakatukin namin kayo dyan. Di ba kayo nahihiya, trabaho ninyo yan, tapos pupunta ang pulis? Di naman trabaho ng pulis para sabihin, tumigil kayo, ang trabaho ng pulis, arestuhin yan. Mabait pa nga ang Quezon City Police kasi kung gagawin ang Quezon City Police, bibigyan, arestuhin na kayo, public disturbance. Pumapalag pa ang kakapal na mukha nyo. Mariosep kayo. Kami po nagpapasalamat sa inyong pagtutok po sa amin. Thank you po sa pagtutok niyo po sa amin. And ugaliin po na bingkabahagi po kami ng inyong umaga. At marami po kayong mapapanood po rito. Hindi po kami radyo ha. Marami po kayong mapapanood. Napapanood po kami at napapakinggan. Pero hindi po kami pinakikinggan na nilagay sa radyo, sa TV. So, programa po, television program po kami. Producing television shows. Salamat po sa inyong mga, ito'y tiwala po at pagtatangkilik. Adios.